unto his sons, why do you look one upon another? And he said, Behold, I have heard that there is war in Egypt. Get you down to Peter, and buy for us from thence, that we may live and not die. Verse 3, And Joseph's 10 brethren went down to buy corn in Egypt. But Benjamin, Joseph's brother, Jacob's son with his brethren, for he said, Lest I be Israel's chief before him. Verse 5, And the sons of Israel came to buy corn among those that came, for the famine was in the land of Canaan. And Joseph was the governor over the land, and he was to sold to the people of the land. And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with tears to their sister. Verse 7, And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly unto them, and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. And Joseph knew his brethren, but he knew not him. Verse 9, And Joseph remembered the dreams which the dream of them, and said unto them, Ye are spies to see the nakedness of the land, ye are come. And he said unto him, Nay, my lord, but to buy food our treasures have come. Verse 11, We are all one man's sons, we are true men, thy servants are no spies. And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land, ye are come. Verse 13, And they said, Thy servants are 12 brethren, the sons of one man in the land of Canaan, and behold, the youngest is this day with our father, and the one is not. And Joseph said unto them, That it is that I speak unto you, saying, Ye are spies. Verse 15, Hereby ye shall be proved, by the life of Pharaoh, ye shall not go forth hence, except your youngest brother came hither. Save one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely ye are spies. Verse 17, And he put them all together into ward 3 days. And Joseph said unto them the third day, These do, and live, for I fear God. Verse 19, If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison. Go ye, carry corn for the famine of your houses. But bring your youngest brother unto me, so shall your words be verified, and you shall not die. And they did so. Verse 21, And they said one to another, We are barely guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore is this distress come upon us. And Reuben answered them, saying, Spake I not to you, saying, Do not sin against the child, and ye would not hear. Therefore behold, also his son is his wife. Verse 23, And they knew not that Joseph understood them, for he spake unto them by an interpreter. And he turned himself about from them, and returned to them again, and communed with them, and took from the Simeon, and bound him before their eyes. Verse 25, Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man's money into his sack, and to give them provision for the way, and thus did he answer them. And they laid their asses with the corn, and departed thence. Verse 27, And as one of them opened his sack to give his ass provender, in the end he spied his money, for behold, it was in his sack's mouth. And he said unto his brethren, My money is restored, and I know it is even in my sack. And their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us? Verse 29, And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them, saying,
The man who is the Lord of the land spake properly to us, and told us for spies of the country. Verse 31. And we said unto them, to him, we are true men, we are no spies. We be 12 brethren, sons of our father. One is son, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan. Verse 33. And the man, the Lord of the country, said unto us, hereby shall I know that ye are true men. Leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and begun. And bring your youngest brother unto me, and I shall I know that ye are no spies, but they are true men. So I will deliver you your brother, and ye shall traffic in the land. Verse 35. And it came to pass, as they untied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was his sack. And when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid. And Jacob their father said unto them, me have been bereaved of my children. Joseph is not, and Simeon is not, and you have taken Benjamin away. All these things are against me. Verse 37. And Reuben speak unto his father, saying, slay my two sons, if I bring him not to thee, deliver him into my hand, and I will bring him to thee again. Verse 38, sabi-sabay po tayo. And he said, my son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is left alone. If mischief befall him by the way into which you go, then shall he bring down your gray hairs with sorrow to the grave. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, as we go now on our main preaching, on our sermon, we're praying to God to guide me through thy Holy Spirit to understand thy words and to preach thy words with power and with freedom and with praises unto you, O God. Help us always to understand thy words and to apply all of them in our daily lives. Transform us. And by your words, O Lord, we'll learn and we will be blessed spiritually. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Genesis chapter 42 verses 1 to 38, mga kapatid, it is the time when the brothers of Joseph ay pumunta sa Egypt to buy corn. Alright, ano yung corn sa Tagalog? Mais. So pag sa mga Bisaya ang pagkain doon mais, kasi pag palay daw hindi mo na uulaman ng palay, yung ano ba yung bugas humay ba sa Bisaya, di ba? Pagkapalay, grabe humay yung pagkaon, palay ba uulaman mo pa? Ang mais lang daw ang uulaman. Ayos, ah. Sabi ni Mayor Sitoy sa ano bang beer, sa mga beer yan sa Cebu, sabi niya masarap daw yung mais na bigas kasi lalo daw pag hugaw-hugawan ba yung haluan bitap hugaw-hugawan o taba ng baboy, yung taba baboy pang mayaman pa rin yan na bakit baboy halo eh, no? Alright, so mga kapatid, this is a itong chapter na ito, mga kapatid, is full of blessings, no? Na pwede nating mapukuhanan ng lesson. By the way, nabasa niyo ba ito? Genesis chapter 42 verses 1 to 38. Ganito yan. Ang sabi ng kanilang ama, oy, bakit kayo nagtitingin-tinginan lang dyan? Tagutom na eh. Pumunta kayo dun sa Egypt at bumili kayo ng bigas para hindi tayo mamatay. Amen? Right, diba yan ang nangyari? Oh, bakit kayo nagtitingin-tinginan dyan? Why you look one upon another? Siguro, kuya,
magsaing ka na doon, wala ka tayong saingin eh. Ganito ganyan. Ano saingin natin? Bato? Wala na ano eh. Wala tayong magay. Ba't kinitin? Sige, tingin na labaw at isa. Pumunta na kayo doon. Huwag na kayo magtagal ba? Punta na kayo doon sa Egypt. Bakit? Doon sa previous chapter, the famine was sore in all the land. Sore, ibig sabihin, grabe, matindi. No? Matindi ang nagutom sa buong lugar, including ng Kanaan. Ang Kanaan ay kapatid po yan ni Masre, kapatid po yan ni Misrael, kapatid ng Egypt yan, Egyptian. Okay, yung Kanaan, yung Canaan land. Alright? So, tagutom doon. Pero sa Egypt, walang problema. Bakit? God provide them. Una, God provide them Joseph to be the governor. God provide them through Joseph the provision of all food, preparing the food for the best harvest within 7 years and against the 7 years of famine. Kaya ano nangyari? Wala silang problema sa pagkain. Ibang lugar, wala. Walang guidance ng Panginoon sa ibang lugar eh. Oh, sa Kanaan, walang guidance ng Panginoon doon. Nadamay ang taga-Kanaan sa famine. Bakit? At one point of their time, gumawa din ng kasalanan ang pamilya ni Jacob. Bakit? Bininta nilang kapatid nila doon eh, sa Egypt eh. Kaya no wonder, yun yung resulta. Alright? Remember, ang consequences ng kasalanan. Para bang tayo ba? Bilang anak ng Diyos, may mga consequences din yan, mga kasalanan natin. You wait. Hintayin mo pagdating ng panahon. In due time, you will reap it. You are sowing seeds. You are sowing not good, evil deeds. Diyan sa loob ng church, sa iyong pamilya, whatsoever. Hintayin mo. Sisingilin ka ng Panginoon. Oh, sisingilin ka ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, always beautiful in His time. Kita mo, pag pinalo ka ng Diyos, ha, baka beautiful sa mata ng Diyos yan. Bakit? Wala ka sa hulog. And then, anong nangyari? Pumunta nga sila. Pagdating nila doon, anong nangyari? Okay. Andito yung mga taga-Kanaan. Sino yung mga yan? Sampo sila eh. Sabi nila, Master, mayroon taga-Kanaan dito. Oh, sampo sila. Sino to? Ikilala ni Joseph yun. Siyempre, si Joseph, hindi sila nakilala. Hindi nila nakilala. Bakit? Si Joseph kasi iba ng forma eh. Ang kostumbre ng mga taga-Egyptian, taga-Egypt, na-adapt na rin niya sa pananamit lang. Bakit? Pagdating sa spiritual, hindi naman si Joseph, Egyptian ang pangkilos eh. Kundi, sa kostum lang. Ang panunot, di ba, ang itsura ng mga Egyptian sa una, bangs, ibang klase bangs hanggang dito, bangs tapos nagaganyan talaga, klase, ibang buhok pa. Oo. Ayan. Ma-eyeliner pa ba? Grabe ba? Hindi mo makilala talaga. Uy, si Joseph lang yan. Hindi mo makilala. Tapos, pag nagsuot, mayroon kita nitong hita. Kaya spice sila eh. Ano mo ba spice? Hindi spice na hinahalo ng Ricardo doon ha? Spice means espiya. Sabi nila, uy, diba, ang unang instinct agad, pag ikaw isang barangay, let's say isang barangay dito, pag may bago dayo, sino yan? Oh, diba? Kung tribo ka, sino yan? Aswang. Oh, tribo wak-wak ka, tapos siya, tribong aswang, pareho na rin kayo eh. Pag tingin, uy, espiya yan, ganun ang unang instinct. Ah, kaya ganun rin sinabi ni Joseph. Tumitingin kayo sa nakedness namin, no? Una, pag nakedness kapatid sa Biblia, nakedness kahihiyan. Okay? Kahihiyan ibig sabihin yan. May gap pa. May, ano ba? Ang mga Egyptian, makita yung hita. O, yung kita-kita, o bayag o kita, o. Kahihiyan yan. Ang mga Hudyo, pag nananamit, mahaba yan ang damit. Alright? Mahaba yan. Okay? So, walang kahihiyan doon. Pagka-umpisahan niyang tanggalin, nagagalit ang Diyos dyan. Kaya nga, ang isa sa anak ni Noah, si Ham, ginanin inang cover niya eh, yung nakedness ng kanyang ama eh. Huwag mong dapat gawin yan. Bakit kahihiyan yun eh? Abomination before the Lord yan. Bakit? Kaya nga dapat itago yan eh. Sadly, ginagawa ngayon, may mga two-piece na lang ba dito, tsaka dito, ba? Bihiro.
Paala talaga, may budget pa. Oh, dapat hindi ganun eh. Hindi tininiwala dyan ha. Baka may mga anak kayo, sasali ng ganyan. Bakit? Maganda eh. Mahirap na. Sabi nga ni Pastor Ray, yung bihita nyo ha, hindi yan binibinta ha. Bakit? Hindi yan binibinta, so huwag mong i-display. Iba, binidisplay bro. Oo, oh, talagang makita-kita pa yung kaluluwa. Oo? Oh. No? Ganun yan. So, espiya kayo. Siguro, tinitingnan ninyo yung hubaran namin. Tinitingnan ninyo kung saan ang portion ng lugar namin na mahina kami. Kaya, pag inatake kami, nahirapan kami, matatalo kami. Ganun yan eh, espiya. Pero, ang nangyari, alam na. Alright? Alam na. So, si Joseph, mga kapatid, ha, para talaga ma-expose ang kasalanan ng kanyang mga kapatid, sinaywar niya yun eh. Pastor, parang nagsisinungaling dito si Joseph ha. Oh. Hindi. Hindi siya nagsisinungaling dito. Gusto niyang pigain itong mga to para ma-expose yung mga kasalanan ng mga ito. Oh. Gusto niyang amin, paamin ba? Pero hindi naman talaga sila umamin eh. Sabi lang nila, anak kami ng isang tao, tapos sampu kami ngayon, may isa pa nandoon, natira doon sa ano, alam ni Joseph, si Benjamin yun. Pero may isa nawala. Hindi man lang nila tinanong, may isang nawala, bininta namin dito sa Egypt, baka nandito. Ano sa tingin nyo? Huh, hindi niya alam, nakaharap na nila eh. Dapat ganun mangyari sa kanila eh. Hanapin nila eh. Ang kanilang kapatid eh. Pero hindi lang hinanap. Sinabi lang, may isa na wala. Oh, anong nangyari? Okay. So, ganito ang gagawin natin. Matira kayo dito, magpadalang kayo ng isa. Oh, hala. Para mapatunayan talaga natin na hindi kayo mga espiya. Naku, Lord, hindi pwede. Ganito, ganyan. Oo. Oo. Baka ang tatay namin matanda na, ganito ganyan. Oh, sige ganito na lang. Nagbagong isip niya, di ba? Umalis yung siyam, iwan yung isa. Si Simeon ang kanyang pinili. Si Simeon ang kanyang pinili. Tapos he commanded the Egyptians na ganito gawin niya, ha? Bigyan niyo sila ng pagkain, ng bigas, at yung pira nila, ilagay doon sa bunganga ng sako. Pagdating doon, nalaman lang, bakit nandito pinanak ko po? Anong ginawa ng Diyos sa atin? Ganito, ganyan. Tingnan ninyo ang ginagawa kasi mayroon tayong ginawang masama. Ganon man yan eh. In-expose na sila doon. Hindi pa rin nagbago. Hindi pa rin sila umamin. Naku, anong ginagawa namin? Ganito, ganyan. Oh, umuwi sila, di ba? At ang sabi ng tatay nila, bumalik kayo doon. Ubos ng pagkain eh. Sa pangalawang pagkakataon, ha? Sa ibang chapter na, abay matindi na ang nangyari doon. Basta ang sinabi lang nila dito, na mayroong governor of the land of Egypt at sinabihan kaming spies kami. Ganito ganyan. Hindi pa rin sila umamin sa tatay nila eh, na may ginawa sa kapatid nila eh. Ganito ganyan. At ang sabi nila, ang sabi ng hari na yon, no? Ang sabi ni Joseph ba, para mapatunayan natin na hindi kayo mga espiya, ha? Pumunta kayo at iiwan itong isa si Simeon para mapatunayan natin na walang kasalanan, hindi kayo mga espiya, at dalhin niyo ang kapatid niyo isa. Alright? Hindi rin sila nagtaka doon, no? Hindi rin sila nagtaka doon. At ang matindi pa, ha? Para hindi talaga tayo mapatunayan na hindi tayo mga espiya, pagbalik nila doon, binigyan pa sila ng ano eh, binigyan sila ng sinasabi pa na pagka totoo ang sinasabi ninyo, no? Pag totoo ang sinasabi ninyo, pwede na kayong makipag-traffic in the land. No? Traffic meaning makipag-business contact. May access ka ba? No? So yon ang kwento sa chapter na ito. Alright? At alam niyo naman ang reaction ni Jacob dyan. Hindi siya agad pumayag. Hindi talaga siya agad pumayag.
na ganun ang mangyari. Nadalhin mo, dalhin mo, dalhin daw namin, tay, dalhin namin si Benjamin. Kasi ang sabi ng tao, pag hindi namin dalhin si Benjamin, talagang mga spies kami. By the life of Pharaoh, talagang mananagot kami, mga espiya kami. At alam naman, pag espiya, it is tantamount for your death. Diba? That's right. Kaya ang sabi ni Jacob, nawala na nga si Joseph. Tapos nandoon pa si Simeon, naiwan. Dalhin mo pa si Benjamin. Pag may mangyaring hindi maganda sa kanya sa daanan, you will send me to the grave, my gray hair, no? To the grave, sorrowful. Kita mo yan? Kaya yung sinasabi mo, Judah, si Judah ang nagsabi niya. Si Robin muna. Tapos, si Judah yan sa next, talagang matindi na doon sa verse chapter 43. Oh. Yon ang nangyari mga kapatid sa chapter na ito. Now, ano ang lesson makukuha natin sa chapter na ito? The title of the message for today is what? The kindness. Ang kabaitan ng Diyos sa pamagitan ni Joseph. Amen? There are three verses dyan na makikita natin showing the kindness of Joseph to their brethren. Ang salitang kindness, mga kapatid, nagmula sa Panginoon yan. Ang Diyos ang pinagmulan yan. Alright? Ang Diyos ang pinagmulan yan. Dahil kung hindi pa mabait ang Panginoon sa tao, tiyak lahat tayo impyerno kumulutin. Amen? Diba? Kaya nga si Joseph, napakabait niya, he provided them what they need. Ano yun? Pagkain. Number one, kindness. When we talk about corn, it talks about bread. It talks our food. Bread, corn is the source of life. Subukin niyo raw na huwag kumain. Di ba kaya hindi ka magtagal, matigok ka talaga. Amen? Mamamatay ka pag walang pagkain. Kaya importante talaga sa tao, may pagkain. Kaya nga tayo nagtatrabaho para magkakain Hindi tayo kumain para magtrabaho. Kundi, nagtrabaho tayo para kumain. Kaya nga sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. First, nagtrabaho siya para magkakain. Oh, di ba? Tama yan? Amen? Nowadays, alam niyo kung gaano ka-importante ang pagkain. Sa panahon ngayon, sa Sudan, mayroong conflict inside Sudan, north and south. Alright? At sa loob ng Sudan, nag-away-away sila because of power. Because of power. And because of power hungry, kaya apektado ang mga tao. When there is civil war, ano nangyari? Ah, ang UN, ginawa nila, they freeze the accounts on economy for Sudan. Therefore, affecting the humanitarian needs of the country. Subukin nyo raw na may pera kayo at wala kayong mabiling pagkain. Ano daw ang itsura? Subukin ninyong sa panahon ng gira bumili ng pagkain. The law of supply and demand. Di ba ka-epektado talaga? Bakit? Walang mabibili. Kung may mabili, ang mahal-mahal. Matay, di ba? Sa Biblia, mga kapatid, when we are talking about corn, when we are talking about bread, no, mga kapatid, be mindful that the Lord Jesus Christ Himself, He said, I am the bread of life. Amen. He is the bread of life. In the book of John, chapter 6, verse 34 to 35, the Lord Jesus Christ said that He is the bread of life. Sabi niya, ako po, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay.
Kung may tinapay dyan na physical, ako ang tinapay na buhay. Anong sabi niya? And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. Bakit? At the same time, he is also the water. He is the living water. Amen? When he is a bread, he is also water. Water in the Bible, it talks about the Word of God. And the Word of God is Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. In John chapter 1, verse 1. And in verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Sino yun? Si Jesus Christ. And we beheld, nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, and we beheld this glory. The glory as of the only begotten of the Father. Sino yun? Si Jesus Christ. Full of grace and truth. Amen? Naunawaan pa natin? Amen. Kaya napakahalaga ang pagkain. Pagkain physical, napakahalaga. And if we are talking about spiritual, napakahalaga ang pagkain na sino? Reference to the Lord Jesus Christ. In order for us to have eternal life. Amen? Now, number one, kindness. Kindness for full provision. Yan ang unang ginawa ni Joseph. Kindness for food provision. Provision for corn. Provision for bread. Amen? Yun ang unang kabaitan na ginawa ni Joseph in spite sa ginawa ng kanyang mga kapatid against him. Tama? Sure. And verse chapter 17, verse 18, verse 17 to 18, sa Genesis chapter 42, ang sabi nito mga kapatid, and he put them all together into ward 3 days. Ang unang ginawa ni Joseph, brethren, kahit sa hindi magandang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, ang unang ginawa niya, he did the things according to the parameter or the standard of God. Yun ang una niyang ginawa. Bakit? Ano sinabi dyan? And he put them all together into ward 3 days. 3 days meaning 3 is a perfect number of God. Therefore, 3 is related unto God. And so therefore, when Joseph did it, he put them all together in a ward for 3 days. Ibig sabihin, hindi talaga kasamaan ang ginawa niya. Amen? And then, anong sinabi dyan? And then, ano pang patunay? And Joseph said unto them, the third day. O parang resurrection of the Lord Jesus Christ in the third day lang. Tama? The third day, this do, ito ang gawin ninyo, and live, for I fear God. Amen. Yun ang unang kabaitan na pinagkita niya. When he put them all together in the ward for 3 days, and the third day, itong gagawin nyo, dahil ako ay may takot sa Diyos. Kapatid, I fear God, and remember, fear in the Lord is the beginning of wisdom. And where is that wisdom Joseph had came from? Mula sa Panginoon. Amen? Remember that Joseph, no, nung nandoon siya sa Egypt, mga kapatid, the Spirit was with him. Ibig sabihin, he was guided by the Holy Spirit, mga kapatid. So therefore, he did ang kindness, unang kindness ginawa niya, he gave provender or he gave or he provide them what they need. Amen? So yan ang una. Hindi na tayo maglangan-langan. Huwag tayong patagal-tagal pa. Mga kapatid, in Galatians chapter 6 verse 10, kung application sa buhay natin mga kapatid, ganito, as we have therefore opportunity, kung may pagkakataon tayo mga kapatid, let us do good unto all men. Gagawa tayo ng kabutihan sa lahat ng mga tao, walang pinili. Lalo na unto them who are of the household of faith.
Amen. Lalo naman sa mga kapatiran. Be kind to your brethren. Be kind to your husband. Be kind to your wife. Be kind to your brother and sister. Be kind to your siblings. Be kind inside the community. Be kind inside the church. Be kind in the nations, kapatid. Bakit? Kindness is originated from the Lord God. Amen? Amen. Sino ba namang Diyos na magturo na huwag kang magpakabait? Pag mayroong lumapit sa iyong kapatiran, tadyakan mo yan. Pag mayroong lumapit sa iyo, anak mo, manghingi ng pagkain, bigyan mo ng serpente, yung katulad kanina. Sino ba yung sabi kanina nun? Oh, give him a serpent. Sa preaching yun, brad? Oh. Kung manghingi siya ng tinapay, bigyan mo ng scorpion. Tingnan natin, blabi niyan kung hindi matamaan ng ano ay. Ibig sabihin, grabe no? Alam niyo, open your Bible in the book of ano? In the book of Hebrews. In the book of Hebrews. In the book of Hebrews chapter 12. Let's say. Grabe bang lalamunan, ano ba yan? Iwan ko na lang. Okay. Book of Hebrews chapter 12. Ang dami ko ng mga sinulat. Tama nga yan. Chapter 13. Verse 2. But open your Bible in the book of Hebrews chapter 13 verse 2. Ang pagtulong natin mga kapatid, huwag natin pabayaan ha. Sabi niyan, be not forgetful. Huwag ka makalimutin to entertain strangers. For thereby, some have entertained angels unaware. Katulad Brother Limwell ba? Kami doon sa ano, Lulu. Lumapit isang kabayan, bro. Sabi ba naman doon, sir, kakain kayo dyan? Gaganon ka na siya, parang may sakit, bro. Nauro na kayo. Problematic yan, na Pinoy. Sir, kakain kayo dyan? Oo. Yung mga tira-tira nyo, ibigay nyo sa akin. Bah! Yung mga tira-tira na namin, ibigay sa kanya. Oo. Pero, sa kabutihang puso ni Brother Limwell, Pastor, bilhan natin. Oo, tama, bro. Bilhan. Binala natin, ano binala natin, bro? Burger, no? Tapos isang, ang juice ko naman, sabi ko, ayaw ko ng juice, gusto ko ng water. So, binigay ko sa kanya, tama na? Bilis niya, no? Bilis niya kumain siguro, no? Pag-umpisa pa lang natin, ubusin siguro. Pag-umpisa niya, ginanon siguro. Grabe. Tapos napakita ulit, no? Pero nawala na siya, no? Nawala. Yung kaharap natin, nakala ko, umanon din yung kaharap natin, you know? Yung natitirang pagkain nila. Oo, kala ko, ibibigay sa kanila pala, dinala. Minsan may ganun eh, hindi natin alam. Angel pala yan, sinubukan tayo ng Panginoon. No? Pero merong, sa panahon kasi ngayon, daming ano eh. Blagger. Daming mga scabber eh. Blagger. Or blagger ba na? Eh, sa prank, or ganun, no? Oh, may mga ano pa ngayon eh, no? Oh. Pero Brad, ang ganito gawin natin. Pag mayroong magtanong sa inyo, sir, mahihingi kami ng tulong, vlogger ka ba? Tama na. Vlogger ka ba? Kasi yung mga vlogger bibigay yan eh. Pero wala eh, mayroon talagang hindi vlogger ba, eh, no? Pag maghingi talaga tayo sa atin, talaga maghingi talaga ng scammer talaga eh, no? Grabe ba? Oh, marami mga scammer diyan. Pastor, paano naman pag scammer, nabigyan naman. Sige lang, ewan, 10 reals naman yan. 5 reals yan. Oo, basta ginawa mo yung biblical. O, siya, niloko ka. Okay, nakita ng Diyos yan. Oo, dudublihin yan. Sisingilin siya ng Diyos nun eh. Alam niyo, ganito yan ha. God is not mocked. Sa Galatians chapter 6. Amen. Oo. God is not mocked. Ang Diyos ay hindi po bole. Hindi siya mocker ba?
Kita na yan. Kung sino yung nagtanim, kung anong tinanim mo, siya din ang anihin mo. Nagtanim kang kalukuhan? Be not deceived. In 7, tinan mo. Be not deceived. Okay, padaya. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Mabuti pa, magtanim ka ng kabutihan. Dahil aani ka ng kabutihan. Aani ka ng pagpapala. Kung hindi ka, kung ang tinanim mo kalokohan, ang tinanim mo ay wala sa hulog, sa loob ng iglesia, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa iyong mahal sa buhay, sa Pilipinas, o anuman, ganito ganito. Kung anong tinanim mo, anihin mo yan pagdating ng panahon. Pastor, hindi ko naniwala dyan. Hihintayin mo. Lalong dagdagan ng Diyos ang salot mo. Yung sabihin mo, hindi naman ako pinalo ng Panginoon. Ano ka na ko po? Huwag kang magsalita ng ganyan. Masasaktan ka pag pinalo ng Panginoon. Dahil ang Diyos mo, anong tinanim mo, nakikita ng Diyos yan. Amen? So, unang kindness na ginawa ni Joseph, binigyan niya ng pagkain. Amen? Pangalawa, tatlo lang yan eh. In verse 24 to 25. In verse 24 to 25. Anong sabi dyan? Sa 24 and 25, ang sabi dito, and he turned himself, nung makita nila na nagsusisihan na sila ba, nagbi-blame gaming na sila ba. Ikaw kasi, sinabi mo, ganito ganun. Ang sabi naman ni Robin, nung hinanap ko yung bata, wala na eh. Anong ginawa niyo? Ganito ganyan. Binita naman nila eh. Pero nung nakita ni Joseph yon na nag-blaming game na sila, it is a sign of realization. Nung ma-realize ng mga kapatid niya, ang ginawa nila sa kanya, anong nangyari? Anong pangalawang kindness? Kindness of being brethren. Kanina, kindness of food provision. Ngayon, kindness of being brethren. Kapatid, ang ginawa ni Joseph, blood is thicker than water. Kapatid, kapatid pa rin. Kahit nagkasala sila sa kanya, nanaig pa rin ang pagiging kapatiran nila sa isa't isa. Now, anong gagawin natin dito sa loob ng church? Ganito. Kung mayroong offense na gawa ng isang kapatiran sa iyo, dapat mananatili pa rin or mananaig ang pagiging kapatiran. Pastor, wala sa ulo. Hindi nagsisorry sa akin eh. Patawarin mo. Patawarin mo. Nagsalita siya ng hindi maganda sa akin, pastor eh. Nakakahiya. Ganito ganun ang bibig niya. Patawarin mo. Patawarin mo. Patawarin mo. Ang Diyos ang kikilos para sa kanya. At pag ang Diyos ang kikilos para sa kanya, masakit yan. Amen? Masakit yan. Anong ginawa ni Joseph dito? Nung makita nila na nag-blame na sa tao't isa, tumalikod siya at umiyak siya. Di ba yan ang ginawa? In verse 25, ang sabi nito, then Joseph commanded kahit ganon pa man, ang ginawa nila, he filled their sacks with corn and to restore every man's money. Kahit ganon ang ginawa, binigay pa rin sa kanila ang kailangan nila. Kindness of being brethren. Mga kapatid, magpatawaran tayo sa bawat isa. At huwag ka rin magiging hari-hari. Mahirap yun eh. Mayroon naman talaga nag-hari-harian din eh. No? Alright? Sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, dapat mananaig ang pagiging magkakaroon. Amen? Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Huwag ninyo nalihin doon sa paturo ni Apostle Paul, nagkagulo kayo dyan. Huwag ninyo dalihin doon sa kaparangay kapitan. Huwag ninyo dalihin doon sa kapitan. Bakit? Ang authority, ang mga kapitan, hindi naman mananampalataya yan eh. Pupunta kayo doon at ang huwis niyo, hindi mananampalataya. Mananampalataya kayo tapos ang huwis niyo, ang mag-aayos sa inyo, isang hindi mananampalataya o may kahiya-hiya naman kayo. That's right. Di ba? May pastor dyan. Hindi ba maayos ang problema dyan? Pastor, hindi kami inayos ni pastor eh. Ayun ang problema. Yan lang yung masaklap.
Pagka pastor, hindi naman inaayos ang problema. Lalo pang nagulo. Hirap, no? Imbis magulo na, lalo pang bumulo. Yan, mahirap. Huwag naman ganyan. Amen? Profession or kindness of being brethren. Pangatlo. Anong pangatlo? Ang pangatlo, mga kapatid, is what? Kindness to have access. Okay. Kindness to have access. In verse 34, mga kapatid, ang sabi dyan, ha? In verse 34, "And bring your youngest brother unto me, then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men. So will I deliver you to your brother, and ye shall traffic in the land." Pagka ginawa nyo ang sinasabi ko sa inyo, mayroon siyang kindness, no? Na gagawin para sa kanila, ano? Ye shall traffic in the land. Kasi alam ni Joseph ang pangangailangan nila. So therefore, yung traffic, mga kapatid, it means a conduct of business, an access to conduct business in the land. Ibig sabihin, ha, isang kabaitan pinakita ni Joseph sa kanila, in spite sa ginawa nila sa kanila, sa kanya, binigyan pa rin sila ng pagkakataon at kapangyarihan kung gawin nila ang sinasabi niya na magiging you have access to traffic in the land. You have access kung anong kailangan niyo. O, dito kayo, bumili kayo ng card, walang problema. Ang ginawa nga niya, sinuli pa nga niya yung pera. Kita niyo kapaitan niya? Now, access meaning there is one mediator, there is one God, and one mediator between man and God, that is the Lord Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, ang spiritual principle, if we are talking about access unto God, it was done by the Lord Jesus Christ, and we have it now. Alam natin yan. Amen? Mayroon tayong access sa Panginoon. In all the business of God, in all His blessings, may access tayo dito sa Kanya. He can provide us food, He can provide us protection, He can provide whatever we need. In Philippians chapter 4, verse 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." When God provide you what we need or what you need, mga kapatid, it is according to His, number one, riches, and that yung ginawa niya ay para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So Joseph did it. Sa panahon natin ngayon, Jesus Christ did it. During the time of Joseph, the savior of the famine happened in all the land is Joseph. Amen? Amen. It is just the same as the Lord Jesus Christ is the savior during the time of famine in all the land. I hope you learned something today. Amen. The kindness of God. Kindness na ginawa ni Joseph. It is just this kindness of God. The origin of it is the kindness of God. It is from God. The kindness of full provision, the kindness of being brethren, and the kindness to have access to traffic in all the land. Tayo po ito may mga kapatid. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words for today. The kindness of Joseph to his brethren. You are kind unto us, O God. Sa panahon ng aming mga pangailangan, andyan po kayo para sa amin. Hindi niyo po kami pinabayaan. And it is tested as a testimony in my life, being a pastor of this church, O God, na pinagkatiwala mo sa amin. O Lord, patuloy mong pagpalain ng bawat isa na magiging kind sa bawat isa, O God. Magiging mabait at maging mabuti sa kanilang mga asawa. Magiging mabait at mabuti sa kanilang mga kapatid. Magiging mabait at mabuti sa kanilang mga magulang. Magiging mabait at mabuti sa loob ng iglesia upang sa ganun, O Lord, mananagana ang pagpapala.
sa isang church, isang pamilya, hindi makapanagana ang iyong pagpapala kung mayroong isang sumpa sa loob ng church, sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya. Hindi makapanagana, oh God, sa mga mananampalataya kung mayroong isang sumpa. Ano po yung sumpa? Kung ito ay mayroong kasalanan sa loob ng isang iglesia. Lord, pakalinisin niyo po kami. Tulungan niyo po kami to be transformed, oh God, na magiging kind sa bawat isa. Nawa ito'y aming natutunan at may apply namin sa buhay namin, that will be the doer of your words, not a hearer only. Hindi kami magpabingi-bingi, hindi kami magpabulag-bulag. Salamat po sa lahat ng mga pala, oh God, at pagpalain niyo po kami lahat ng mga kapatiran namin. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Things we thank you. Sa iyo lamang ang kapurihan at pasasalamat sa ngalan ni Hesus Kristo naming Diyos, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Mamaya magbitik tayo pagkatapos kumain. God bless.